Welcome to the channel of Sir D, where various subjects about the society are discussed, like politics and governance, biblical theology, and criminal justice education, especially in the area of criminology. Okay, so the discussion for this video is the basic concepts of nationalism as well as patriotism. Once again, your lecturer is the little Bernard G. DeLizzo. Well, before we move on with the topic nationalism and patriotism, let's take a look on the biblical wisdom on the area of nationalism and patriotism. Well, when we speak of nationalism and patriotism, we could not avoid speaking about citizenship, because your nationality is basically dependent on what is your citizenship. In Philippians chapter 3, verse 20, the Bible says, "But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." So ang paalala nito sa mga Bible-believing people, sa mga Kristiyano, na mga Bible believers, pinapaalala ng ating citizenship ay ang kaharian ng Diyos sa langit. Therefore, if you are a citizen of heaven, then you must be patriotic, or you must be nationalistic insofar as the kingdom of God is concerned. Meaning, dapat gawin mo bilang isang citizen ng kaharian ng Diyos, dapat gawin mo yung mga bagay-bagay ng mga Diyos, at gawin mo yung mga bagay-bagay sa pagmamahal mo sa kaharian ng Diyos at sa ating Diyos Ama. Now let's move on sa ating topic. So what is nationalism? Well, there are so many definition or understanding about nationalism. One there is it is an idea to defend or reinforce the cultural and linguistic and ethnic homogeneity of people. Take note of the homogeneity. Pag sinabing homogeneity, yan yung pagkakaisa ng mga tao. So when you are going to defend, meaning yan ay pinagmamalaki mo at yan ay pinagtatanggol mo kung ano yung nasa atin, sa ating kultura at lingwahe, ay tayo ay nationalistic. Or lahat ng bagay na ginagawa natin so that mapalakas pa yung pag-observe at yung pag-practice ng ating mga cultural and linguistic and ethnic homogeneity, ay matatawag natin na ito ay nationalism. Say for example, yung ating mga traditional na laro, yung ating mga traditional na ginagawa sa pamayanan, and mga traditional na ginagawa sa ating lipunan, ay kapag yan ay pinagmamalaki mo at yan ay pinagtatanggol mo, ikaw ay nationalistic. So what else? Nationalism could be a feeling of being loyal and proud of their country, often with the belief, okay? Meaning, hindi lamang ito pakiramdam, kundi meron kang paniniwala, no? That ikaw ay loyal, meaning wala kang ibang sinasabing mahalaga, kundi ang iyong bansang Pilipinas. At ikaw ay very proud sa lahat ng bagay na nasa ating bansa, tulad ng ating mga lingwahe, tulad ng ating mga kultura at tradisyon, yan ay pinagmamalaki mo at nakikita sa iyong mga pagkilos at sa iyong paniniwala at sa iyong mga pananalita. And nationalism could also be referring to a desire by a large group of people, such as people who share the same culture, history, language, to form a separate and independent nation of their own. Okay, so just like in our country, nagsimula ang mga Filipino na magkaroon ng pagkakaisa. Okay, dahil nakita nila na merong pagkakaparihas ang mga Pilipino, that's why they said kailangan magkaroon tayo ng isang hiwalay, no, at malaya na bansa na masasabi natin na sa atin. So practically, nationalism among the early Filipinos paved way for the
revolution against the colonizers, so that the country or the Filipinos will have their own country, their own nation, that they can call it their own. Then what else? Nationalism could be referring also to the identification with one's own nation and support for its interests, especially to the exclusion or detriment of the interests of other nations. So, sinasabi dito na ikaw ay hindi naiiya na makilala ka bilang isang Filipino. So, wherever you are, say for example, if you go to other countries, hindi mo kinakahiya na ikaw ay makilala bilang isang Filipino. At hindi lamang yon, ay ikaw ay sumusuporta sa anumang mga bagay na pwedeng magpapatatag at magpapalakas at magpapalawig sa mga interest ng ating bansa at sa mga Filipino. Particularly ay yung pag-alis or yung mga nakakasira para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas. So, meron tayong tinatawag sa nationalism na Filipino First Policy. Well, going back in August 28, 1958, the then President Carlos P. Garcia, through the Resolution Number 202 of the National Economic Council, dictates that Filipinos would have preference over non-Filipinos in receiving foreign exchange and to assist Filipino entrepreneurs to make ventures in industries dominated by non-Filipinos. Okay? So sa panahon pa lamang ni Carlos P. Garcia, as early as 1958, ay nandun na yung tinatawag natin na paggigiit ng preference or yung priority or pagbibigay priority sa mga Pilipino upang tungkol sa mga international firm, international companies, no, international factories, na normally kasi during that time, maraming mga companies sa Pilipinas which were dominated by foreigners, just like Spanish and the Americans and some British. So sinasabi doon na kailangan bibigyan ng preference or kailangan mauna or magiging prioridad ang mga Filipino sa mga larangan ganoon sa ating economy. And then of course, nationalism could also be referring to the advocacy. Pag sinabing advocacy, ito yung pinaglalaban mo, ito yung paniniwala mo, ito yung adhikain mo, so that you are going to support for the political independence of a particular nation or people. So we have in our country, in the history of the Philippines, when the eight provinces in Manila came together, no? And they came up with that advocacy so that they can support a political independence. Kasi nga, nung panahon na yan, ang politics natin was basically dependent on the politics of the Spanish government. Okay, so somehow the first or the early heroes of this republic started that spirit of nationalism, as can be gleaned from their effort to gain independence from foreign colonizers. What else? Nationalism is also a concept that says that some groups of humans, such as ethnic groups, should be free to rule themselves. Okay? So, sinasabi nun, kapag ang mga tao ay sabi nila, kailangan tayo ang maghari, kailangan tayo ang mamuno, kailangan tayo ang magpatupad, or tayo dapat ang maghari dito sa ating sariling bansa, sa ating sariling lugar, ay yun ay pagpapakita ng pagiging nationalistic. Kaya yung ayaw natin na pakialaman tayo ng ibang bansa or pakialaman tayo ng ibang anumang nasyon sa mundong ito, well, that is already a manifestation of nationalism. So that is actually, nationalism is to ensure sovereignty so that each group to have their own nation. So sovereignty is so we are free from being controlled by other countries na tinatawag natin. Then what about patriotism? Patriotism, from the word patrio, that is love for country. It is actually a sense of commitment to and affection for the political institutions and the way of life. When you say political institutions, we are referring to the duly organized government of this country. Kapag pinaglalaban natin ang duly organized
republic or government of this country, then we are patriotics. Okay? And it is a way of life that sustains the common liberty of people. Kaya nga, ang nationalism at patriotism ay magkasama palagi yan. It will be impossible for you to be patriotic without loving your country, without being loyal to your country. And you are not nationalistic if you will not fight for your country also. So nationalism and patriotism per se could be in this inseparable from one another. So nationalism is an act of defending or reinforcing the cultural and linguistic and ethnic homogeneity of people, as we have mentioned a while ago. So somehow nationalism pertains to being proud of what we have and loving the things about our country, about our nation, whereas patriotism is our commitment or our affection for the political institution. So we obey the government. We follow the government. So that is an act of patriotism. We fight for the government, then that is patriotism. Then nationalism also is pertaining to individuals' loyalty and devotion to the nation state surpass other individual or group interests. So what does it mean by that? So we mentioned a while ago na inuuna natin yung sariling atin. Okay? And we are devoted to having that nation state na kailangan ay mas matas ito sa anumang individual or kapakanan ng isang grupo. Okay, so you do not think about the interest of a certain group, but rather the interest of the entire people or the entire nation. So that is nationalistics. Kaya kapag yung mga separatist group at ang kanilang pinaglalaban ay yung kanilang sarili lamang and nais nilang ma-separate sa ating bansa, then they are not nationalistic anymore because they would like to have their own freedom and they do not like to be controlled by the government. Okay? So somehow questionable yung pinaglalaban nila. So hindi siya matatawag na nationalistic unless of course they can identify themselves as really a homogeneous people. And nation, on the other hand, pertains to the group of people with common cultural identity. So that is now the problem in the Philippines. Hindi tayo homogenistic insofar as cultural identity is concerned. Kasi napakarami nating ethnic tribes na magkakaiba yung kanilang kultura. Although, there are some traces of commonality. Kaya merong issue whether ang Pilipinas ba ay matatawag na Filipino nation. Since hindi naman tayo homogeneous sa appearance at sa ating mga lingwahe or dialect. And nation could be referring also to the distinct population of people. So distinct, kakaiba. Okay, so kung titignan natin ang bansang Pilipinas, hindi natin pwedeng masabing distinct tayo. Na kasi ang Pilipino, may mga mukhang Koreano, may mukhang mga Chinese, may mga mukhang Hapon, may mga mukhang Espanyol, may mga Aitas, no? So yun ang problema doon. Kaya may tinatawag nating merong problema the word nation referring to the country because of the heterogeneous type of culture, language, and identity that we have. That's why may problema sa Pilipinas kaya marami ang nagsiseparate sa ating bansa kasi sinasabi nila that we are different from the others. And one of the statements of Moro National Liberation Front founding chairman, Normie Soari, he said that kitang-kita naman sa ating anyo, sabi niya, that we are different from the people from Visayas and Mindanao, sabi niya. Kaya ang Moro, dapat meron silang sariling bangsa. Kaya nga yung bangsa Moro na tinatawag nila. Okay? And of course, nation also pertains to that sa distinct population of people that are bound together by common culture. So yun ang problema. In the Philippines, we are not bound by a common culture. Although meron sigurong commonality, but somehow may mga pagkaiba. And commonality of history. So malamang siguro, ito yung maaring commonality natin, yung history that we came from nearby countries in Southeast Asia. And tradition typically concentrated within a specific region.
So what about the state? A state, on the other hand, is a political unit that has sovereignty. So when you say political unit, meron siyang kapangyarihan to govern, kapangyarihan to rule. Okay, so yung mga nationalista or those nationalistic people and patriotic people, kailangan ma-define na meron silang state. So kailangan ma-recognize na meron silang state. Because otherwise, na wala silang pinaglalaban na nasyonalismo, okay, at wala silang patriotism kasi walang identified na state nila, meaning wala silang political unit. So magkakasama yan, no? When you say nationalistic, dapat merong distinct, merong definite na political unit na pwede mong ipaglaban, pwede mong mahalin, pwede mong i-obey, at pwede mong ipagmalaki. Okay, so this is a political unit having a sovereignty over an area of territory and the people within it. So that political unit is the government. And the sovereignty is what you call our freedom from external and internal control. So there are four substantial elements of state. The people, which is the most important. You may have territory, but if there are no people in it, so there will be no state. If you have territory, you have government, and you have sovereignty, but you don't have people, then it couldn't be complete because there are instances that the state has no definite territory. No, just like yung bansang Israel, matagal na panahon, for thousands of years, wala silang definite territory. It was only 1947 or after World War II that they were given a definite territory that until now ay pinaglalabanan nila ng Palestino and the nearby countries sa kanilang lugar. Okay, so government is the agency of the people or the state, so that the will of the people or the express will of the state is implemented. And sovereignty, as I mentioned, is our freedom from external control and external manipulation. So speaking of sovereignty, kasi importante ito, yun ang pinaglalaban ng nationalism at patriotism. Kaya hindi ka nationalistic or hindi ka patriotic kung hindi mo pinaglalaban yung tinatawag natin yung separation mo from another country. And you cannot say that you are separated from another country if you are still being controlled by that country. Kaya mayroong problema sa mga nagdaang history ng bansang Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol, panahon ng mga Amerikano, panahon ng mga Hapon, ay may mga political figures na naging tinatawag natin na nagbaw doon sa mga political units na yon ng ibang country. Meaning sila ay nag-serve doon. Just like in World War II, nag-serve doon yung lolo ni President Noynoy Aquino. Okay? So nag-serve sila sa bansang Hapon or sa government of we call it Japan. Okay? So ganun din nung panahon ng tinatawag natin ng mga Amerikano. May mga nag-serve, okay, under the American regime. So questionable yung kanilang nationalism because they did not fight for a freedom. But of course, we have Manuel Quezon na sinasabi niya na I would rather see the Philippines governed like hell rather than a heaven governed by the Americans. So sinabi ni Manuel Quezon yun, nasabi niya, mas gusto kong makita na parang impyerno ang Pilipinas pero ito ay malaya kaysa ito'y isang paraiso na under naman siya ng American controls. Okay? So that is an example of nationalism insofar as sovereignty is concerned. Okay, so in sovereignty, meron tayong tinatawag na internal sovereignty and external sovereignty. So, mas kabisado natin yung external sovereignty in which we are not subjected to the control by other states. Meaning, hindi minamandate ng ibang bansa yung ating tinatawag nating palisiya. That's why yung ating presidente ay hindi siya namumove dun sa threat ng mga iba't ibang bansa about what is happening in the country, particularly doon sa pagkakulong ng isang babaeng senador na ang ating bansa ay tinatawag natin ay pinipressure ng mga
senador sa Amerika na i-release yung senadora na yan na nakakulong sa ating bansang Pilipinas. And of course, kapag ang ating government ay nakinig sa pressure ng American senators, then hindi tayo externally sovereign. Now, on the internal sovereign, it is the power of the state to rule within its territory. So we have now a problem. Malayang nakakapasok ang mga ibang mga foreign vessels or ships sa ating territory to the point na na-exploit nila yung ating tinatawag nating mga natural resources doon sa karagatan. And a good example of that will be the Spratly Islands, no? Doon sa pinag-aawayan ng Spratly Islands na kung saan ay within our 200 nautical mile economic zone territory. So pumapasok ang mga Chinese at sila ang nagde-develop. So somehow affected yung ating internal sovereignty. Ganon din yung Communist Party of the Philippines. They are having their own government. They are controlling somehow the government. Meron silang shadow government. Kaya kumukuha sila ng mga taxes, no? At revolutionary taxes and other things. So somehow, questionable yung ating internal sovereignty. Dapat wala ang mga yon so that malaya ang ating state, no? Para marule niya yung kanyang sarili within that territory. So what else? So with that nationalism, as I've said a while back, is a strong belief that the interests of a particular nation state are of primary importance. And a people who share a common language, history, and a culture should constitute an independent nation free of foreign domination. So, yun ang magkukumpleto ng nationalism. Yung magkakaroon ng sariling nation. Is magkakaroon ng sariling bansa na hindi ito dinodomina ng ibang bansa. So, yun ang pinaka-end purpose ng nationalism. At yung ating pagiging nationalistic ay tinatawag natin can be attained by being patriotic. At yung ating pagiging patriotic is a manifestation of being nationalistic. So ang pinaka-end purpose ng patriotism and nationalism is magkaroon ng malayang bansa. Yun ang nangyari mula nung panahon ng Spanish hanggang sa panahon ng mga Amerikano at panahon ng mga Hapon kung saan yung mga bayani natin ay pinaglaban yung pagkakaroon ng kasarinlan ng ating bansa. Okay? So in-start nila yung pagiging nationalistic at in-start nila yung patriotic na yan sa pamagitan ng armadong pakikibaka, no? So yun ang end purpose noon, to have an independent nation. At kapag yung independent nation na yan is free of foreign domination at meron siyang sariling territory at distinct na mga tao, then masasabi na meron siyang country or meron siyang state. So, anong pagkakaiba ngayon ng state at saka nation? So, state is the political community in a precise territory. So, meron siyang definite na territory. On the other hand, the nation may be referring to a sizable group of people united by common race, language, custom, or religion. So, insofar as the Philippines is concerned, maari nga na yung Moro is another nation. Bangsa Moro or the nation of the Moro na tinatawag natin. Kasi ang sabi nila, tignan nyo na lang yung appearance natin, we are different from the appearances of people coming from Visayas and Luzon, sabi nila. Yun ang kanilang pinaglalaban. So, maaring mayroong namang katotohanan. Okay? And also, there are countries in which the territories of both the state and nation coincide are referred to as the nation state. So, ano yun? Yung mga bansa, okay, na sinasakop ng isang state at nation, when you say nation is a group of people, okay, ay ang tawag nila doon ay nation state ang tawag natin. So ang tanong ngayon, ang bansang Pilipinas ba ay mako-consider na nation state? So that is the problem. So there are countries in the world, there are state in the world na makikita mo na very distinct yung mga tao doon. Very distinct yung talagang tagaroon sa bansa na yan. Just like as I've said, sa ating bansang Pilipinas ay mayroong problema as to whether it is a nation state kasi makikita natin na iba-iba yung cultural and traditional background ng mga Filipino.
Ganon din sa bansang Amerika, no? Sa bansang Amerika ay makikita natin na hindi siya single na mga tao nandun. So maraming grupo. Maraming Chinese, mga Filipino, mga Europeans, no? Specific countries sa Europe. Okay, so tinatawag natin na na mayroon ding question whether the US is a nation state. Ganon din ang Canada. Ang Canada, mayroon silang mga portion na maraming mga French nationals. Okay? So, mga English nationals. So, mixed din yung tao doon. Kaya may areas sa France na ang salita nila ay Francis ang kanilang salita. Okay? So, sino or ano yung mga countries na pwede nating tawagin mga nation states? Okay, so a nation state is a country possessing substantial degree of cultural homogeneity and unity. So, substantial degree of cultural homogeneity and unity. So, meron silang pagkakaiba sa kultura or meron silang pagkakaisa or pagkakapareha sa kultura at malaki yung kanilang tinatawag natin kanilang pagkakapareha. So, yun ang pinaglalaban na lang nung mga naniniwala that the Philippines is also considered as a nation state because ang ating commonality is what you call yung Malay race na tinatawag natin. Okay, kaya pag sinusulat natin sa ating mga PDS or resume, nilagay natin na Malay race tayo. So yun ang ating commonality. We came from the Malay race na along the way because of the influx of foreigners in the country, nagkaroon ng mga mixed races sa ating bansa. Kaya may mga mukhang Chinese, may mga mukhang Korean, may mukhang Hapon, at may mga mukhang Espanyol and Americans because of that. But accordingly, we are still considered as homogeneous insofar as the ancestry is concerned, which is the Malay race. And since our ancestry is common, the Malay race, therefore, meron tayong commonality sa history ng ating culture also. Kaya yun din ang pwedeng reason na the Philippines can be considered as a nation state. However, kapag gusto natin makita ang mga obvious na mga nation state, look at the two Korea, the North Korea and the South Korea. In South Korea class, ang tinatawag dyan ay monoculture at monolanguage. Ibig sabihin yan, iisa yung kanilang salita. Wala silang mga dialect. Okay, ipagkakaiba lamang yan is yung kanilang intonation. Ganon din sa Japan. Okay? So sa Japan, mayroong portion na sinabi nila na tinatawag natin na mayroong dugtong lang sa dulo yung kanilang mga salita. Pero homogeneous or meaning monoculture at monolanguage sila at titignan mo yung kanilang mga itsura ay tinatawag natin very general yung appearance nila. Talaga makikita mo na Hapon sila, makikita mo na sila ay mga Koreano. So sila yung mga good example ng nation state. So again, the country can also be now considered as a nation state if we are going to consider the homogeneity of our ancestry, which is called the Malay race. So what about the distinction now of the state and the nation as we have discussed a while back? So a state is an independent political entity with clear geographic boundaries. On the other hand, a nation is a large population that shares the same culture, language, tradition, and history. So, if we are going to consider Southeast Asia, no, karamihan yan, ay coming from the Malay race, particularly Malaysia and Indonesia and the Philippines, then we can say na yun ang Malay nation na tinatawag natin. Dahil isa yung ating lahi galing sa Malay race, so pwede natin na ito ay the Malay nation. No? Yun ang maaari nating sabihin kung kukonsider natin yung commonality ng ancestry ng Malaysia, ng Indonesia, at ng ating bansang Pilipinas. Okay? So, ang state ay meron siyang geographic boundary. So, pag sinabi nating Malay nation, considering the countries of Malaysia, Indonesia, and the Philippines, so wala siyang specific na geographic boundaries kasi nga hiwa-hiwalay yung mga bansang ito. So, maaaring tawagin natin yung tatlong bansa na yan na Malay Nation. Okay, only that, mayroon silang different countries. So, a country, on the other hand, is another term referring to the state.
The problem only with the word country is very common. Okay, so to be more formal, referring to a certain nation having their territory, their own government, their own people, then they just call it state, no? Particularly in the areas of international relations. So they will say the state of the Philippines, the state of China, okay? Because the word country may be referring also to a place, a local place, okay? So the word state is more precise and it is less ambiguous, referring now to a certain group of people, okay, residing within a territory, having their own government, and they are sovereign. Okay, so that is the idea of the country. So country and state can be changed interchangeably. So again, further on the left column, you have the characteristic of a nation. A nation is a large body of people unified by common origin, history, culture, or language, inhabiting a particular territory. Say, for example, take a look also of India and the surrounding countries of that. So kung titignan ninyo ay may mga pagkakaparehas yung kanilang lahi na Bombay. So pwede nating sabihin na yung India and then the surrounding countries na kung saan ay may commonality doon sa Bombay na lahi do. So pwede nating sabihin na yun yung Bombay Nation. Okay? However, meron silang tinatawag na particular territory. And also referring to a group of people, the nation of Israel, the nation of the Filipinos, the nation of the China, of the Chinese, as well as referring to a cultural as well as political. And nation is an abstract concept, meaning it is an idea about a certain group of people that are somehow homogeneous in one way or another. So again, a country or a state may be referring to an area of land that is controlled by its own government. And it may be referring to the territory itself. So when you say Philippines, we might be referring to the literal territory of the country. On the other hand, when you say state of the Philippines, we are actually including the government, the people, and the sovereignty. Okay, so the country may be referring to the territory only. But again, in the general context, a country may be referring to the entirety of the state of a certain country. So it has a political and geographical areas. And finally, it is a concrete concept, meaning ito ay madi-define natin. Definite siya. Masasabi natin na ito ay isang state kasi meron siyang kasarinlan, meron siyang tao, meron siyang territory, at meron siyang government. Now, can we consider the Philippines as a state? Okay, so if we are going to base that in Article 2, Section 1 of the 1987 Constitution, it provides that the Philippines is a democratic and republican state. So it is actually a state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanated from them. Meaning, ang pagpapalakad sa bansang Pilipinas ay nasa tao. Okay? At lahat ng government authority ay nanggagaling sa tao. Emanates from the people. All authorities of the government come from the people. So, the Philippines can be considered a state. So again, as to whether it is considered as a nation, then merong dalawang idea. Ang Pilipinas, hindi pwede maging nasyon kasi makikita mo, hindi distinct yung kultura at lahi ng mga tao. Pero matatawag nating nation ng Philippines kapag titignan natin yung pinaka-ugat ng lahi ng Pilipino na Malay race na tinatawag natin at saka yung Malay language. Okay? So, who coined the term nationalism? Well, the word nationalism could be coming from Johann Gottfried Herder, one of the 18th century's most original yet overlooked thinkers, a deeply influential philosopher who left a mark on fields ranging from the study of language and aesthetics to literature and history. He is also widely seen as its greatest champion in the 18th century. So somehow, siya yung nagsabi ng word na nationalismos, na yun din ang kinuha ng mga English people to create the word nationalism. Okay, so nationalism per se originated from the European countries kasi sila yung mga una
na mga may distinct na mga territory at government. Kay matagal na mayroong government ang Portugal, ang Spain and other places in that area. Samantalang yung mga ibang bansa sa Asia ay matagal bago sila nagkaroon ng sariling mga bansa, matagal na nagkaroon sila ng nationalism kasi divided sila. And actually, that is one of the reasons bakit matagal na panahon na namayagpag ang mga Espanyol sa Pilipinas kasi walang unity yung mga naunang Filipino. Kasi sabi nila, kami, Kapampangan kami, ibang salita namin, Tagalog kami, Ilocano kami, Bisaya kami, Pangasinense kami. So somehow, matagal bago nag-unite, nagkaroon ng nationalism na iisang bansa tayo, iisang lahi tayo, although magkakaiba tayo ng cultural minorities or cultural minor differences, kahit mayroon tayo noon, isa tayong bansa. So matagal, inabot ng more than 300 years bago nagkaroon ng national unity among the revolutionary leaders of this country actually. Okay, so ganon din ang nangyari sa iba't ibang mga tawag natin, mga bansa. So malamang ang isang reason there is mahina sila, politically mahina sila sa armament, but somehow accordingly ay matagal bago nagising ang pag-recognize nila sa kanilang sariling kanila at kanilang kasarinlan yung mga tao na matagal na sinakop ng Inglaterra, ng Amerika, ng Espanya, and other countries coming from Europe. So, kinoconsider ng nationalism ay nag-ugat yan sa mga European countries. Okay, so that's all for the basic concept of nationalism and patriotism. Once again, thank you for listening and watching. Do not forget to subscribe and hit the notification bell. So thank you very much and God bless us all.